Sabi sa mga katropa natin dyan, magandang araw sa ating lahat. For today's video mga katropa, ipapakita ko sa inyo kung paano i-drain tong coolant nung GVZ 400cc. So ang nangyari kasi nung rides, so kung napanood nyo yung rides namin na gamit yung FI, pinagamit ko to sa tropa. And since itong motor natin di pa naman talaga condition para sa mga waswasan eh, hindi ko na muna ginamit. Gustong sumama ng tropa kaso wala siyang magamit na motor. Kaya pinatesting ko na rin sa kanya, no? Ayun, tinubukan niya naman. Kaya lang, di pa talaga siya takbong 400cc kasi nga kayang-kaya siyang sibakay ng mga kargadong raider. Yes, ganun. Ganun pa siya kahinan manakbo ngayon. Ang nangyari, pag uwi, kasi yung fan na ito mga katropa may switch. Baka na-off yung switch. Kaya ang nangyari, nag-overheat. Sirit yung coolant. Daming tumapon. Pero naka-away pa naman nung pinatay namin, tapos cool down na yung makina, mandar pa naman siya. And then ngayon, sisilipin natin kung gano'ng karaming naitapon na coolant. Sa dustman na kami nun, doon ba nagloko yung switch, baka hindi napindot may... Kasi may problema yung ano na ito eh, dito kasi yung switch niya. Ayan. Maano kasi ito, hindi naka-fix yung ano, natanggal yung tornilyo. So yung switch niya, baka hindi na ay, naidiin maiigi, baka hindi na switch on, kaya... yung temperature niya tumaas kasi patay yung fan eh. Ayan, buksan natin yung ano, cover niya sa taas. Lagyan ito cover para lumabas yung ulat. So, ganito kadami yung natirang coolant. Palitan na rin natin yan. Yung gantong coolant mga katropa, 200 ano lang to. 280. Hindi na to titimpla ng tubig. Ano na to? Ready to use na to. May iba kasing coolant na concentrated. Matatapang. So, yun. Hindi nitimplahan pa ng tubig. So, ito. Ready to use na to. Ito yung ano niya, lagayan ng coolant dito sa radiator. So ito na natin ilalagay yung coolant na binili natin. Dalawang litro ito mga katropa. Dalawang litro itong ilalagay natin. Ayan, punong-puno na siya. Pag ito bumulwak, pag start natin, ibig sabihin sira na yung water pump niya. Pero pag hinigop pa rin siya, ibig sabihin goods pa. So tingnan natin. Ayan. Hinigop yung coolant niya. So ibig sabihin, okay pa yung water pump natin. So ganun lang sa pag ano no, ganun lang pag test ng water pump kung gumagana pa siya. So start nyo lang tapos buksan nyo. Huwag nyo munang basta hindi mainit yung makina, kasi pag binuksan nyo yung mainit ang makina, bubulwak yan. So ingat kayo, kailangan malamig ba yung makina nyo, tapos silipin yung coolant nyo. Tapos saka nyo start, tapos grip nyo. Pagka hinigop, kamukha niya hinihigop, sabihin goods pa yung ano natin, water pump. So yun lang mga katropa. So okay na yung ano natin, coolant natin puno na. So takpan na uli natin syempre. Okay na yung coolant natin mga katropa. Na-dry na natin at napalitan na natin. Ang dami pa nating babaguhin dito. So sa mga nagtatanong, no, nag-suggest na bumalik na raw tayo sa Raider, dadating tayo dyan mga katropa. Kaya lang, ayaw ko munang bitawan to sa ngayon. Gusto ko muna siyang ano, i-enjoy yung magkaroon ng big bike. Kasi nga, pangarap ko rin naman talaga to. Binili ko to hindi for ano, racing purposes, no. Binili ko lang siya dahil gusto ko ma-experience yung karoon ka ng big bike, nakasakay ka sa big bike, nakasakay ka sa umuugong na motor. Yun, kaya ako siya binili.
Hindi ko siya binili dahil pang racing kasi 31 years old na to eh. So expect natin na hindi na talaga magpe-perform yan sa takbong 400cc niya. So ang feel na lang natin dito eh yung experience nung tunog nung makina niya, no. So bonus na lang yun kung maganda pa rin yung top speed niya. Pero yun nga, tinesting pinagamit ko sa tropa, binakbak niya rin pala. Eh, pero na nadidikitan lang siya siguro, tumakbo lang to ng 160 lang siguro. Kasi binubuntutan lang siya ni Ronald eh. Kilala nyo na si Ronald. Yun yung bago nating idol. Dati si jacket na pula, ngayon si Ronald na blue naman. Alright, so yun lang mga katropa, no. So na, since nagawa na natin yung coolant natin, ito naman ang bala kong baklasin. Ayan, yung engine sprocket cover kasi bakbak na yung pintura niyang itim. So babaklasin natin yung pintura ulit. Ayan, starring na naman si Dugyot. Ang ating alagang pusang Dugyotin. Alright. So, sa pagtatanggal ng pintura mga katropa, so katulad ba rin ng ginawa natin last time dun sa karang case cover, no? So, gamamit tayo ng strip sol. So, nabili ko ito mga katropa, 80 pesos sa bilihan ng mga pintura. Pero makakabili rin kayo nito sa mga hardware yung nakabote. So ito kasi sinasalin lang to dun sa mga paint shop. So 80 pesos lang to sa paint shop. Same process ulit. Bubuhos lang natin siya dyan. Then, ikakalat na natin. Baklas niyan. Alright, so gagamit din tayo ng steel brush. Brush lang natin to. Ayan. Wow. Kapal ng ano niya. Ayan. Ano siya to? Parang kapal ng ano niya. Pintura niya sa ilalim. Alright, ayan, nalinis na natin mga katropa. Balik na natin to. So syempre, ganun pa rin, no? Abang-abang na lang tayo ng mga bago nating upgrade dito sa GPZ natin. So sa ngayon, ito lang muna. Hindi pa tayo makakabalik sa Raider kasi andito na yung pambili natin. Andito yung pambili natin ng Raider. Pero babalik din talaga ako sa Raider. Tatapusin ko lang yung mga content na gusto kong gawin dito kasi gusto ko siyang baguhin yung itsura. So pagka nagawa ko at natapos yung project na yan, pwede nating bitawan to.
benta. Kung mabibenta, kung wala, di ipon na lang ulit tayo pambili ng Raider. Dito na lang muna matatapos tong ating vlog na to. So tapusin ko na to dahil nagdidilim na at gumagabi na. So yan na yung itsura niya ngayon. Maraming salamat sa lahat ng mga nanonood. So, hanggang sa muli, this is Lee Randos, Moto Vlog. Peace out.